si Ate Kakay and welcome to my YouTube channel. And for today's video is i-update ko lang sa inyo yung aking iPhone 6s Plus na nabili ko sa online. And if you wanna know kung ano bang nangyari sa aking phone, just keep on watching! Ayun, nag-upload ako ng video about dun sa iPhone cheapest na nabili ko through online and sobrang dami nagtanong. At yun, i-update ko kayo kung anong nangyari sa aking phone. Kaya, eto, galing kay Marjay Santos. Sabi niya, ilang percent po ang battery. Ang percent ng battery ng aking phone is 100% pa rin siya. At papakita ko sa inyo. Bale, ito. Punta tayo sa settings. Ayan, settings. At punta tayo sa my battery. Ayan, punta tayo sa battery. And punta tayo sa battery health. Ayan. 100%. Ayan. Bali, kasi may mga iPhone na second hand kasi talaga na hindi na 100% yung battery ng kanilang phone. Kalimitan yung mga ganong phone is madali na talaga malobat. Pero etong nabili ko sa through online na shop na nabili ko is okay siya. 100% yung kanyang battery life. And second, kay GDN Villalobo, sabi niya, ate, maganda po ba ang quality till now? Ayos pa rin po ba? Bali, yes, maganda ang quality ng 6S Plus na nabili ko sa through online. Kahit sobrang mura niya, second hand siya, sobrang good quality siya. Walang problema. At yun nga lang, nahulog nga siya eh, pero tempered just lang dim yung problema niya. At yun lang, okay na okay siya. Good na good talaga siya. Sabi ni Maria Arevalo, ano pong update sa phone? Bali nga, update sa phone is sobrang okay siya, sobrang smooth pa rin niya. Ayan, yung sa ano niya, sa fingerprint niya, okay na okay pa rin siya. At sobrang smooth pa rin niya, walang problema. Yung camera, lens, okay pa rin siya at okay pa rin yung camera niya. Yun, depende talaga yun sa tao kung paano maaalagaan kanilang phone. And sabi ni My Life as LB, saan po siya nabibili, ate? Nabili ko siya through online kay Miss Jo Gadget iPhone. Lagay ko sa description box kung saan ko siya nabili. And kung hindi ko pa napanood yung video ko about sa cheapest iPhone, nalagay ko dun sa description box para mabisit mo. At yun, sobrang mura ng mga phones doon. And then meron din silang store sa my Green Hills, yun yung physical store nila, para hindi kayo mangamba kung okay ba yung pagbibilihan nyo ng phone, diba? Okay siya. Para pag nagkaroon ng problem, is pwede nyong ibalik kung mayroon pang warranty. Ayan, sabi ni JB Bailen, magkano po? Nabili ko tong phone na to is 11,000 something, hindi ko na masyado matandaan. Pero yun nga, panoorin mo lang nga sa description box na about sa iPhone, cheapest iPhone na in-upload ko is makikita mo kung ano yung mga update ko doon. Makikita mo kung ano yung saan at magkano ko nabili tong phone. At yun, sabi ni Jung Lol, kamusta po yung sound quality niya pati na rin yung using earphone, hindi po ba siya sabog, parang nag-glitch? Doon naman sa earphone, nung nag-earphone ako, hindi ko naman napansin na parang nag-glitch or parang may aeroplano or parang static siya, walang problema na ganon. And yung sa sounds nito, hanggang ngayon okay na okay pa din. Yan, pakita natin sa inyo. Ayan. Sobrang good na good pa rin yung sounds niya. Yun nga, sabi ko sa inyo mga friends, depende talaga sa gumagamit kung paano niya alagaan yung phone niya. Kasi kalimitan, di ba, sa mga phone, minsan sobrang binavolume, sobrang volume yung kanilang phone. Kaya minsan, nagsasabog yung speaker ng phone. Yun. Kalimitan, yun yung nagkakos talaga ng pagkasira ng speaker ng phone. Yung sobrang laging high volume yung inyong sounds. At
Ito, galing kay Benjo Guarino, sabi niya, worth it pa din po bumili ng iPhone 6S Plus this time. Ako man, sabi sa inyo, worth it pa talagang bumili ng iPhone 6S Plus, kahit second hand. Kasi, syempre, worth it siya kasi sobrang affordable niya, mura lang talaga siya. Tapos, sobrang smooth naman siya. Kahit naman na pumunta ka sa iPhone store, pares na pares naman yung quality nila at sobrang good quality pa rin niya. Ayan. At sobrang smooth pa rin ng iPhone 6S Plus. Sabi ni Irelyn Joy Manyago, pwede po ba mag-swap dun, ma'am? iPhone 6S kasi phone ko, like ko mag-upgrade. Bali, may physical store sila sa Green Hills. Pwede mong i-visit dun. At marami ding store dun sa Green Hills na affordable na bibilihan ng iPhone. At yun nga pala, mga kikay, bali, itong phone na to is COD siya. Bali, pwede mo siyang, pag nandito ka na, pwedeng dito mo na lang yung bayaran yung phone. And sabi ni Marian Kim, at anong ibig sabihin ng factory unlock? Factory unlock is pwede na siya sa kahit anong SIM card and pwede mo na siyang ma-reset. Wala nang problema, wala nang hassle kapag factory unlock. Kaysa sa factory unlock is bawal mo siyang i-reset at kailangan i-update mo yung chip niya. Tapos, yung pag tinanggal mo yung SIM card niya, pwedeng ma-reset lahat agad yung phone mo kapag factory unlock. Kaya, mas maganda yung factory unlock kasi wala na siyang hassle at pwede na siya kahit anong SIM. At pwede na siya, pag nagpunta ka sa ibang bansa, wala nang problema. Hindi ka na mag-update ulit ng yung phone kasi factory na siya. Pwede na siya sa ibang bansa gamitin. Tapos, last, sabi ni Anne Jasmine, how about the battery life? Matagal po ba malobat? Yun po major problem pag iPhone. Bali, yes, yung battery life niya is 100% pa nga din, sabi ko sa inyo. Pati, bali, depende talaga yun sa gumagamit kung paano niya papanatili yung battery life ng kanyang phone. Ako, to be honest, ang ginagawa ko, pag hindi ko ginagamit yung phone ko, binababaan ko yung brightness niya para hindi, yun din kasi minsan nagkakos din yun ng pag-init ng phone at minsan nagkakos din yun ng pag madali siyang malobat. Pero recommend ko ba ulit sa inyo tong phone at kung saan install ko to nabili? Yes, sobrang marerecommend ko tong phone na to kasi as of now hanggang ngayon talaga walang problema. Sobrang smooth siya pa rin. Ang sobrang ganda talaga ng phone, wala akong masasabi. At yun, tips ko na lang din mga friends, no. Bali, kung maghanap kayo ng mga phone na second hand, i-check niyo talaga yung settings, yung sa battery niya, sa camera niya, kasi uso na po ngayon ang scam, 'di ba? Ayoko po na ma-scam kayo. Syempre, mahirap kitae ng pera. Kaya i-double check niyo lang din. Bali, minsan naman, hindi naman din nakakatakot yung mga online-online shop. Pero, make sure na makita nyo yung mga reviews ng mga customer. Yun, magiging okay na okay yun pag nakita nyo yung mga reviews ng inyong pagbibilihan. Tignan nyo yung mga reviews, makikita nyo doon na legit yung pagbibilihan nyo. Pati, dun sa battery life, pwede nyo naman siyang pwede kayo mag-research dun sa YouTube ng mga kung paano makakatipid ng paano makakasave ng battery life ng iPhone. Yan, may mga ganyang video sa dito sa YouTube eh. Bali, search nyo lang. And make sure mga friends na ingatan nyo yung phone nyo kasi ang iPhone kasi is sobrang sensitive niya. Bali, ang suggest ko din sa inyo is maglagay kayo ng tempered glass. Katulad sa akin, naglagay ako ng tempered glass. Nahulog siya. Ayan, maganda pa rin siya. Kahit paano, yung tempered glass lang yung papalitan ko. Kasi, mga friends, sobrang mahal talaga ng piyesa ng iPhone. Parang bumili ka na ng bago. Kaya, ingatan nyo talaga yung mga phones nyo kasi sobrang sensitive niya lang. Bali lang lang friends yung i-update ko sa inyo. I hope na natuwa kayo at may nalaman kayo dito sa aking video. Kung natuwa ka, just give me a big thumbs up. And if you're new to my channel, don't forget to click the subscribe button and hit the bell button para notified ka sa aking mga bagong videos na i-upload.
At yun mga friends, maraming salamat!